Pwede po gato ka mga tana. Sabi? Pwede po gato. Guys, hello everyone. We are here again in the mountain. O, andito na naman po kami sa bukid kasama yung aking mister, si Mr. Cupido. So, nauna na po siya doon, guys. May dala-dala pala akong ano, yung tire wire alambre para ano po gagamitin sa ano, bakit madilim, gagamitin po ito sa balag ng aming ampalaya. Bali 2 kilo po ito, ayan o. So mamaya guys ha, kasi medyo malayo-layo pa yung lalakarin ko eh. So ayun na nga guys, andito na naman po kami sa bukid para magbanat ng buto. So bali guys, ito yung unang croppings namin noon. Ipapakita ko po sa inyo ha. Oo. So bali yan po yung aming first croppings na ano, mga gulay. So hindi ko po kasi na-vlog ito kasi nga po nung time na yon ay straight ang pag-uulan dito sa straight ang mga pag-ulan dito sa Bohol. So expected po talaga na yung aming garden ay na hindi maganda yung ani kasi nga po siyempre sobra-sobra yung tubig na ano ng mga halaman. So hindi maganda yung ani, hindi maganda yung tubo. So wala, pati nga po yung palay, hindi maganda yung anihan. Pero at least may ano po, may naani naman po pangkonsumo po. Pero konti lang po. So ayan guys. Ayan yung first cropping namin na mga ano, gulay. O bali, ngayon nagtatanim kami ng panibagong tanim yung kung subscriber po kayo sa channel na ito, nakita niyo po yung nakaraang video ko sa vlog ko yung nagpatubig kami ng kalabasa kasi nga po ito yung kapalit ng straight na pag-ulan. So mainit na naman po dito kasi nga po summer na. Ang kalaban na naman namin dito ay ang init. So sana mas sana swertihin kami sa second croppings namin. Hindi naman po kami mga expert na gardener, pero naniniwala naman po ako na lahat ng bagay ay matututunan at mapag-aaralan. Bali, ang aming tanim sa second croppings namin ay ano po, kalabasa at saka ampalaya. So ang kalabasa, ano na po, meron na pong kalabasa. Tapos, ayan, hindi pa masyadong malalaki. Pero yung aming ampalaya, maliliit pa lang. Hindi pa nga po tapos yung balag. So, andito nga po kami para gumawa kami ng balag ng aming ampalaya.
buhali na po at kailangan namin kumain ng tanghalian. Since wala po kaming ulam, may makukuha pa naman dito sa may talong. Yang gitudlo nga katong usato katong himuon pwede po gato ka mamutana sinsabi pwede po gato ra ka mamutana niya. A few moments later. Ang init dito guys, sobra. So dito guys, ito pala yung ginagamit namin na pangdilig ng halaman namin. Itong host na to, sa nagtatanong po kung saan po kami saan po kami kumukuha ng pandilig sa mga halaman namin dito sa bukid. May po kasi doon, tubod. Tapos nilagyan ng siphon. Kaya ayan po. Tapos yan yung drum. Yan yung drum na punduhanan. Magiging namin ng pondo ng tubig ba. So ito yun guys, oh. Ito yun yung gamit namin. Ayan guys, oh. Dito sa bukid kasi libre yung tubig kasi may mga tubod ba. Hindi ko alam kung ang tawag sa Tagalog sa tubod. Paki-comment below na lang po. Hindi ko maano kung yung Tagalog sa tubod ba. So, ayan, ginawa namin ng siphon. Kaya, ayan, meron kaming pandilig. Pero, minsan humihina yan kasi nga na sobrang init. Sobrang init na po kasi dito. So, ayan guys. Tara guys. Puntahan natin sila doon guys para tumulong. So, ayan sila guys. Ayan sila guys. Ayan sila sa baba po.